Po natin ang sitwasyon po ngayon sa Heritage Park sa Taguig City. Kaugnay po sa paghanda sa libing ng abo ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. May ulat si Luisa Erispe live. Luisa? Sino ang anchor ko? Nakahanda na ang lahat sa Heritage Park para sa isa sa gawang state funeral para kay Pangulong Fidel Ramos. At inaasahan nga na may mga seremonya pang isa sa gawa bago dalhin ang urn ng yumaong Pangulo sa libingan ng mga bayani. Mamayang alas 10 ng umaga magsisimula ang departure ceremonies mula dito sa Heritage Park para sa interment ni dating Pangulong Ramos. Pero bago magsimula ang mga aktibidad, magsasagawa muna ng huling misa sa Heritage Park para sa yumaong Pangulo. Matapos naman ang misa, pagsapit ng alas 10 ng umaga, ilalabas na ng 6 na Philippine Army pallybearers ang bronze casket, laman ng urn at dadalhin na ito sa karo. Bago umalis, magkakaroon pa rin ng military honors sa Heritage Park. Matapos naman ang military honors, inaasahang ihahatid na sa libingan ng mga bayani ang urn at habang papunta ang karo roon, may mga sundalo at pulis na nakapila at nakasaludo sa pagdaan ng karo ng dating Pangulo. Pagdating naman sa libingan ng mga bayani, doon na isasagawa ang full military honors. Nauna nang sinabi ni Philippine Army spokesperson Colonel Circes Trinidad na bukas sa publiko ang gagawing state funeral. Pero kung nais makapasok ng ating mga kababayan sa Heritage Park o sa libingan ng mga bayani, kailangan ay may negatibong resulta ng swab test o RT-PCR test result. Ipinapakiusap din sa mga dadalo na magsuot ng puti bilang pakikiramay sa pamilya ng yumaong Pangulo. Samantala, abiso naman sa mga kababayan natin na dumadaan sa Bayani Road sa labas ng Heritage Park. Hindi anya isasara ang Bayani Road pero bawal mag-park sa naturang kalsada at asahan ang mabigat na daloy ng mga sasakyan na pagsapit ng alas 9 ng umaga para bigdang daan ang karo ng mga yumaong Pangulo. Sa ngayon, nandito ako sa may Bayani Road sa labas lang ng libingan ng mga bayani papunta sa Heritage Park. At sa ngayon, hindi pa naman mabigat yung daloy ng mga sasakyan papasok ng Bayani Road. Pero paglabas ng Bayani Road o papunta doon sa Bonifacio Road, makikita natin na medyo mabigat na yung daloy ng mga sasakyan sa ngayon. Samantala, dito naman sa labas ng libingan ng mga bayani, nakikita ko sa ngayon ay meron ng mangilan-ngilan ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Fidel Ramos na nasa labas na at nagnanais na makapasok sa loob para nga masaksihan yung magiging state funeral para sa yumaong Pangulo. Para sa iba pang updates, yan ang aabangan natin maya-maya lang.